Hello, Mawas. Yan, isang mainit na tanghali po sa inyong lahat dyan, Mawas. Yan, at kaka-uwi lang natin galing po nagkuha ng ating mga stock na belly, Mawas. At may order tayo this afternoon. So, shout out sa orders natin kay Ma'am Baday Israel ng Montanya, Baclayon. Tsaka kay Ma'am Libet. Ma'am Ibet nga para, Lucino ng Mangga. Mangga District, Tagbilaran City. So, this afternoon, my boss, ay pag-uusapan nga pala natin yung difference between backyard meat tapos yung farm meat. Yun yung request ni ano ni Boss Robert Pungal Jr. Yan, shout out sa iyo, boss. At shout out na rin kay Sir Kilbin Ranke ng PNP. At saka shout out na rin sa mga PNP personnel natin dyan sa Baclayon Police Station. Yan, keep safe po mga sir. At shout out kay Kuya Marvin TV, Jack Story TV, kay Jemuel Angon ng Misamis Oriental. Yan, shout out sa inyo mga boss. So tayo ay titingnan natin yung karne doon na boss. At alamin natin kung ano yung pinagkaiba ng dalawa na yan. May mga videos na tayo patungkol sa ating comparison ho ng backyard meat saka yung ating farm meat. So pwede nyo yung tingnan nyo doon. Pero since na may nag-request, so pagbigyan natin yan mga boss. Ganon tayo ka mapagbigay. Aba, may hinog na dito. Hindi pa yata nakita ng mga unggoy ito mga boss. So mabuti na lang. So eto ngayon mga boss, yung ating mga karni dyan. Yan. Kakakuha ko lang sa market mga boss, doon sa mall. Yan, at ito yung dalawa na yan mga boss. Compare natin to. At buti na lang may stock pa ako na backyard mga boss. So yan, ito yung farm meat. At ito naman yung backyard natin mga boss. Yan, talagang may pinagkaiba sila sa itsura mga boss. At yung regular po na ginagamit namin dito ay is itong ano ho, farm meat or nabibili namin sa mall mga boss. Yan. At yung ano ho, yun nga palang advantage po ng farm bili po, yung farm meat na karne is maganda yung kanyang cutting. Kita nyo naman, talagang rectangular yan mga boss. Yun yung hinahanap natin sa pagbibili natin. Maganda yung cutting. Sakto yung kanyang ano boss, yung kanyang gulang. Sakto yung kanyang kapal ng kanyang balat. Kita nyo naman yan, yung kanyang balat dyan mga boss. Ito sakto yung kanyang kakapalan. So which is yun yung target natin mga boss, para makuha natin yung crispiness. At saka ang advantage nito ay more on laman siya mga boss. Layered talaga, layered tong laman ito mga boss. Kita nyo naman yan. Yan. Mas malaman siya kaysa sa backyard. Yan. Fresh na fresh pa yan mga boss. Kaya lang, yung disadvantage nito mga boss is more expensive po. Mas mahal talaga kaysa backyard meat. Pero nagstick na ako dito kahit mahal, kasi yun nga, business tayo eh. Hinahanap talaga natin yung quality mga boss.
Kasi yung mga customer naman talaga natin ay takam na takam yan sa crispiness ng balat ng lechon. Kapag lechon kasi yung pinag-uusapan, hindi naman talaga nawawala yung balat dyan mga boss. Yung lutong na lutong. Dito ka talaga makikita sa farm meat mga boss ng crispiness. Kasi maglalast po talaga yung crispiness niya kahit matagal nyo pang makonsume yung lechon dyan mga boss. At dito naman sa backyard, kita nyo naman yung balat dyan. Medyo may kanipisan. Pareho itong galing sa freezer, pero yun nga, kita nyo naman yung farm meat. Mas maganda pa rin yung kanyang itsura kesa na dito sa backyard mga boss. Nagkulubot na siya. So ibig sabihin, mas manipis po yung balat nila. Hindi ko alam kung paano nangyari yun mga boss. Kasi pareha lang namang babo yan. Pareha lang naman ng lasa dyan mga boss. Pero doon sa farm, iwan ko kung ano yung ginagawa nila sa baboy nila. Siguro sa feeds or sa mga vitamins siguro na ano nila dyan sa mga baboy nila mga boss. At dito sa backyard meat naman, yung advantage dito mga boss ay mas mura po talaga. So may diferensya ata sila ng 60 pesos per kilo mga boss dito sa mall, saka sa 50 to 60 pesos po yung diferensya. Kapag nakakuha ka ng belly na 4 kilo, so may 200 or 200 plus ka na save. So laking tulong na rin sa business yan mga boss. Yun yung advantage sa backyard meat. At isa pa rin advantage dyan mga boss ay mas juicy kaysa farm meat. Sa totoo lang, kapag ako'y papipiliin po na pagkakainin ng belly, ng lechon belly, mas dito po ako sa mga boss, sa backyard meat. Kasi yun nga, malambot at mas juicy yung kanyang laman. At ang disadvantage naman ng backyard meat mga boss ay yun nga, hindi masyadong perfect yung cutting at manipis yung balat dyan mga boss. Pero kahit ganito ito mga boss, kaya natin palutungin to. So nasanay na rin akong gumamit nito mga boss, at gagamit pa rin ako ng backyard. Kasi yun nga, yung halaga nito ay mas mura. Yun nga lang, hindi po araw-araw nagkatay yung butcher namin ng baboy. So twice a week lang, so yun nga, limited lang siya. At kahit nga gaano pa yan ka backyard na baboy na yan na boss, talagang lulutong at lulutong pa rin yan. Hindi ako maniniwala na hindi lulutong yan mga boss. Yun nga lang, hindi ho katulad nito sa farm meat na naglast talaga ito ng kahit mga 6 to 10 hours. 6 to 10 hours mga boss, kaya yan, mag-crispy pa yan kahit hindi mo na-consume yung yung lechon na yan. At ito naman ay sa napapansin ko ho, kasi usually gumagamit talaga ako ng backyard meat sa kung chopping mga boss. Kapag nandoon ako sa tindahan, backyard meat talaga yung ginagamit ko. Yun nga, kasi mura. At ang napansin ko dito ay hindi po siya masyadong mag-last mga boss, yung kanyang crispiness. Siguro nasa lang mga boss, mga 4 to 6 hours. After noon ay bigla na ako siyang lumambot. Lumambot ang kanyang balat. Yun nga, kasi ay manipis ya. Pero siguro naman kapag order yung belly at deliver niyo ng 1 hour before consume ng customer, siguro mataas naman ng 2 hours dyan. So ayos pa naman mga boss. Goods na goods pa rin. At kayang-kaya nating pakrispihin to mga boss. At may video na tayo dyan. So pwede nyo makita doon mga boss.
Yan, yun yung pinagkaiba ng ating mga karne, mga boss. Yung backyard saka yung farm meat. So, ito ay sa akin lamang po. At iwan ko lang sa iba kung ano din yung kanilang masasabi patungkol dito. So, sana ay nabigyan ko ho ng kasagutan yung nagtatanong, mga boss. Yan. At makikita natin namaya, mga boss, yung ano ho, yung pag ikot ng mga belly nito. Kaya lang yung belly natin, yung backyard natin ay hindi pa ito magagamit mamaya kasi bukas pa ho yung pagkatrabaho nito. Kasi mas malaki po ito kaysa dito, mga boss. Yung order ko bukas is jumbo. So ito ay jumbo size. Nasa 5 kilo mahigit itong belly na ito, mga boss. Ito naman ay nasa 4 kilo lang. So yan, at abangan natin maya, mga boss, yung ating pag ikot ng belly, yung dalawang belly natin, mga boss. So tayo ay magtatrabaho na, mga boss. Magtatahi at maglilitson na naman. So yung masasabi ko sa backyard po na meat ay talagang crispy talaga yan. At kahit ganun pa man yung kanyang itsura ron ay atin na lang yung galingan na lang natin yung ating pagtrabaho, mga boss. Kasi hindi maiwasan, talagang makapagbigay din tayo ng backyard meat sa ating mga customer. So isa lang ang pwede natin gawin yan, galingan at galingan, husayan at husayan lang natin, mga boss, para mag-satisfied sila. So abangan natin namaya yung ating paglilitson, mga boss, kasi ako ay magtatahi po. At yan, mga boss, nakatapos na tayo ng isa dyan. Yan, yung ating regular size. At maunang masalang to by 2 p.m. mga boss, kasi 4:30 p.m. kailangan nandun na yan sa nag-order. So hindi pala sila sabay ngayon, mga boss. Yun, at natapos na tayo, mga boss. At tayo ay pasalang na po. So tapos na yung dalawang belly na tinayin natin, mga boss. Yun, at mainit na rin yung baga dyan, mga boss. So tayo ay magsasalang na. Yan, kasalang na po yung ating belly dyan, mga boss. At after 1 hour, at isusunod na natin itong isa, mga boss. So ayun, mga boss, at sana'y nakatulong po yung aming simpleng video ngayon, mga boss. Lalo na sa nagtatanong po. So maraming salamat sa panonood at isang masaganang araw po sa inyong lahat dyan. Please like and subscribe. Paalam.